madalas na bili ni itay o ni inay sa kanilang anak, dapat ubusin ang pagkain mo, ha? Dahil maraming batang nagugutom ngayon. Totoo nga naman. Dahil ayon po sa pinakahuling tala ng UNICEF, tinatayang 6 milyong batang Pilipino ang malnourished. Ang sektor na ito po ang nais tulungan ng ating Give a Gift, Feed a Child Project. At nagpakain tayo sa mga bata na undernourished o yung mga kulang sa timbang sa bayan ng Narvacan sa Ilocos Sur sa loob ng mahigit 3 buwan. Sa pagtatapos ng ating feeding project doon, may pagbabago naman kaya sa mga bata doon. Masigla, maliksi at masiyahin. Ganyan na ngayon kung ilarawan ng mga magulang ang kanilang mga anak dito sa bayan ng Narvacan sa Ilocos Sur. Sila ang mga batang kabilang sa ating Give a Gift, Feed a Child Project. Extra special ang araw na ito dahil matapos ang 3 buwan, ready na muli silang sumabak sa timbangan. Noong Hulyo, sa pagsisimula ng ating project, nakilala natin ang pamilya ni Carlo. Nang minsan namin silang samahan sa kanilang agahan, kanin na sinabawan ng kape ang kanilang kinain. Kaya tuloy sa kanilang paaralan, minsan pumapasok sila na hindi kumain, payat, parang laging antukin. Wala silang interes sa pag-aaral. Sinasalamin niya ang kwento ng libu-libu pang bata na hindi nakakain ng mga pagkaing may sustansya sa tamang oras. Ngayon dito sa ating programa, ang kwento ng mga guro. Si Carlo, dati siya ay matamlay. Ngayon, masigla na siya. Lagi na siyang pumapasok sa school. Sila ay sumigla, masaya at tumaas ang kanilang mga grades. At sila ay tumaba at bibong-bibo at naging super active. Sana po, marami pa po kayo matulungan para ang mga mahihirap na mga batang hindi matustusan na kailang pagkain. Magbigyan po ninyo. Meron pang espesyal na panauhin na pumunta. Ang kapuso nating si Bea Binini. Nagmistulang isang malaking Christmas party nang ilabas na ang mga pagkain. At matapos ang kainan, tulad ng dati, meron pa silang vitamins at mga laruan. Karamihan sa mga bata dito, ting 2 hanggang 3 kilo ang itinaas sa timbang. Pero may mga mangila na namukod-tangi. Tulad ni Jonar, umabot sa 7 kilo ang dagdag ng kanyang timbang. Ang bata mula sa 11 paaralan sa Narvacan sa Ilocos Sur ang natulungan ng ating Give a Gift, Feed a Child Project. Samantala, nagandog din tayo ng mga pamasko sa beneficiaries ng ating Kapuso Cancer Champions. At ilang pang bata na tinulungan ng GMA Kapuso Foundation. Nagpapasalamat po kami sa Gotong Foundation Incorporated at sa Ever Gotesco Malls, pati na rin sa lahat ng sponsors ng ating matagumpay na project. Kung nais po ninyo maging bahagi ng aming projects, maaari po kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan o magdeposito sa aming bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier o maglogon sa www.kapusofoundation.com.